Yes, good morning mga kalaupan. Kamusta kayong lahat? Welcome back sa aking YouTube channel, Darkan TV. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At ilike mo na yung video na to. And then share mo na rin. And then mag-comment ka dyan sa baba. Okay? So ngayon guys, ay pupunta tayo ng clinic. Okay? Sa massage clinic. Na kung saan ay magpapaturok tayo. Oo, papaturok tayo. Hindi to vaccine ha. Massage clinic kung pupunta natin. Okay? So, bali, magpunta ko ngayon doon para magpa-acupuncture. Kasi, itong kamay ko, mula dito sa braso ko, hanggang dito sa balikat ko, ay masakit na. Siguro dahil sa pagod na rin, kasi laging gamit na gamit to. Yan, gamit na gamit. At, ayun, bali, magpapamasahe na rin tayo doon. Kasi, tagal ko na rin nakakapag, pamasahe since nung, nag-lockdown. Kaya, ayun, gagawin natin, pupunta tayo ngayon doon, tapos gagamitin natin yung health card. So, bakit nga ba may health card, no? So, ito yung kagandahan dito sa Taiwan, kasi ito yung magsisilbing pinaka-benefits natin, no? So, sa mga kapwa natin OFW dito sa Taiwan, or sa mga pupunta din ng Taiwan, ay ito yung maganda sa Taiwan, yung meron tayong mga health benefits. Like, for example, pag gusto mo magpa-check up ng mata mo, ng balat mo, ng any na gusto mo ipa-check up, pwede. Basta gamitin mo lang yung health card. Kasi guys, dito sa Taiwan, yung mga company na pinapasokan na or binabawasan ng agency yung ating mga sahod para dun sa health card. So, yun yung kagandahan dito. So, bukod sa mga deduction na kinakaltasan yung health card, importante. Parang PhilHealth to sa Pilipinas. Tapos yun, kumbaga, makaka-discount ka na. Like for example, ang check-up is nagkakalaga ng 350. So, kung may health card ka, ang babayaran mo na lang sa clinic is 100 na lang. Ganun ka mura na lang, no? So, discounted na tayo dun. Kaya ang massage tsaka acupuncture, napakamahal niyan. Kaya dahil meron tayong health card, discounted na tayo. Ganun, makapag i-relax muna natin yung katawan natin kasi sobrang ano na tayo sa trabaho, no? Sobrang pugpug na rin tayo sa trabaho. Siguro yung katawan natin medyo na ano rin, parang iba na yung nararamdaman. Kaya alaga natin yung sarili natin habang bata pa tayo. Pag may nararamdaman kayo, ipa-check up nyo. Huwag nyo sayangin card na deduction sa atin. Okay? So, importante yun. Habang nandito ako sa Taiwan, gamitin nyo ng gamitin yan. Kasi sayang yan. Ngayon, nag-half day lang kasi ako ngayon. Tapos mamayang hapon, after lunch, papasok na ako. Kasi yun lang naman ang hinihingi kong leave yung half day lang. Kasi sayang din naman yung araw. Eh, wala naman akong ibang gagawin. Kung hindi mo na ako pasok, siguro mag-edit ako ng vlog. Pero sayang din, edi ano na lang, may overtime din kasi yon. Kaya umaga na lang ako umalis para maaga rin ako makabalik. Okay, kasi magluluto pa ako, dadaan pa ako ng palengke mamaya. Okay, sa EEC para mag-grocery ng kaunti lang. O, yun. So, yun mga kalaupan. So, maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, Darkan TV. I hope na mag-suportahan nyo itong channel. Road to 3,000 tayo guys. So, salamat sa lahat ng mga sumuporta. I hope na huwag kayong bibitaw. Kahit mga simpleng vlog itong mga ina-upload natin. Pero, mostly naman, nabibigyan ko kayo ng information about dito sa Taiwan at sa mga buhay ng mga OFW dito sa Taiwan. Okay? So, thank you nga pala ulit sa lahat. At more blessings to come guys sa inyo at sa akin. At I hope na kapag na-reach natin yung goal natin, makakatulong na tayo sa mga kababayan natin. Di lang dito sa Taiwan, kundi sa Pilipinas.
sana bukas na pagdating ko doon para una ko sa pila. So yun guys, nandito tayo sa clinic na to. Ayan. Hindi mo maintindihan kung anong nakasulat, pero ito siya. Ito yung clinic na pinag-aanoan ko. Ito yung rapang ko. Operator check tayo. So 36.3. So yun, normal naman yun. Ay, sana test tayo. Ito yung ating card muna para sure. So, ito yung health insurance guys. Ayan. Ito yung papakit natin doon. Ikaw ah. Yeah. So yun guys, hindi ako lang doon. Iwan ko na lang doon yung card. So dito ako nagpapacheck up pag yun nga. Pag may nararamdaman ako sa katawan ko, yun, dito ko lagi napunta. So ito yung clinic na to. Yan, bali ano lang siya, katabi ng, malapit lang siya sa Napoli, sa kasay Napoli nandito, tabi lang siya ng release ng train. Pag nasa bayan ka ng, nasa market ka ng Huawei, bali kung mahalan mo yung net yan. So tabi lang siya ng Napoli, tapos dito tapos siya ng Panasonic. Ayan, landmark na Panasonic yan. So dito yan sa Huawei, Huawei sa bayan. So tapos ang ginagawa nila, kung papa-register ka dito, bubayad ka rito sa counter, then pupunta ka dun sa EDOC para check up mo na yung kung ano yung ano mo, papa-check up mo. So then pupunta ka doon mismo sa loob sa acupuncture area sa steam. So mamaya papasteam ko yung kamay ko. Ayan, tapos acupuncture, then massage yung gagawin natin. Ayun. So yun yung mga gagawin natin ngayon. So sulit na sulit yung ano mo rito, guys. Yung 100 mo rito dahil may health card ka na discount ka na doon sa card na yun. Ngayon mga halapan, nagbayad na tayo ng ating
check up. So, antay ko na lang yung aking queue number. Lagi yung number 3 ako. Somehow. Yeah. Okay, so, bali mamaya kasi gagawin ni Doc. Dito niya papilapan sa likod kung ano yung masakit. Yung makita mo para may tao dyan. Yan yung ano niya. Para pagdating dun sa taas, tsaka dito sa akin yung pangkyor, alam na kung anong gagawin ng mga assistant. Okay, yung mga nurse na nandito. Kararating lang pala nito. Ayun siya. Ngayon, Doc. Doc. I have two things here. And then I want to go up to Parker. Either Parker then I have two things here. And then I have to go up to Parker. Si Doc ang mali sinag-aasa sa atin dito. Ayan. Audit fire. Sa steam. So yun mga kalopo, ano pinagpapawid. Masakit din yung, siguro dahil yung sakit niya din sa loob ng kamay ko. Tapos yung steam, grabe. Naano niya na talagang, naano niya yung sakit dito sa kamay ko. Ayun, masakit. Kahit malayo ng steam, masakit. Sobra. So yun mga kalopo, papatrok na tayo ng aking pangkor. Okay, so dito ang higa tayo dito sana sa mismo ano. So yun mga kalauton, hindi tayo sa taas, sa massage. So yun, massage tayo dun. Dali, papamassage natin yung likod natin, tapos itong kamay natin. Tapos yun, dali okay na. Gulo lang ka narito. Masarap, na-relax yung ano ko, yung likod ko. Kaya yung, na-relax yung pakiramdam ko. Habang nakakap yung pangkira ko, nakaiga ako, nakadapa ako. Sobrang nakaiglip ako. Sobrang sarap nung ano. Tapos yun, pag na ito na napag-massage na tayo, for sure, giginawa na yung katawan natin. Yung kamay na alam, giginawa na. Thank you.
的事。还没有第三期临床试验数据的高端疫苗，专家学者表示，保护力就无法提供。不是不需要国产疫苗，只是需要的是能经得起科学检验的国产疫苗。TVBS 新闻特摄者王一杰报道。反发明武汉的现实新闻，澳洲大家硬纤维气泡饮。我是洪新华，带你关注原本传出了人伦悲剧，因为车祸下肢瘫痪的儿子求爸爸了结自己，父亲封闭，爸爸给儿子走的最后一程，也是父亲这辈子最远距离，真的有点感动。这里面新闻台工笔报道的渔民采访王辉的，居然是徐毅的恩师，全力救援之下，一周五天发现正在不远处的他，说自己真的尽力了。哎呀。甚至把他加进通讯软体群组，寄送假公文，要求张姓女子将存款汇到指定户头。我是火车站的团报，我想说，我不能相信，因为我觉得我们的人生没有希望是假的，好吗？我把我差点把他给骗了。原接听就知道是诈骗，幸好及时拦阻，才没有让他上当。原来这105万是丈夫留下来的遗产，差一点就进了诈骗集团的口袋。警方也提醒，类似诈骗手法已经相当泛滥，检警并不会要求民众退款。接到类似通知，千万不要上当。国内的疫情已经降为二级，但是高雄市还是禁止打麻将和室内群聚的活动。鼓山区这间铁工厂就是有人要挑战公权力，公然的打麻将，相信您交给公益信。好的，看到呢，警方进到屋内，看到四个人正在打麻将，虽然台面上呢并没有任何的赌资，不过警方仍要进行取缔，到底怎么回事？来看看当时情况。是不是很久没有像这样子来到夜市设气球了呢？但是从8月10号开始，新北市就开放夜市的游戏摊，然后那个防疫产业。但疫情之后，新北很多夜市游戏摊位就暂停营业。OK， 所以嘛，各老板，maliko ang tapos sila natin. Ayan, masakit talaga. Yung ating pagka-hiltok din sa kamay, tapos pinabendahan ko, tapos pinalagyan ko ng salampas na meron sila dito. Mabisa kasi salampas na dito, guys. Sobrang masakit talaga. Kaya pagaling tayo dito. Ayan mga kalapan, so kukunin ko na lang yung gamot doon sa baba para i-take ko, para mawala pang anin eh, pang herbal kasi yun. Yun yung para siyang powder na iti-take mo siya din. Medyo hindi lang maganda yung lasa, kaya minsan ayaw ko inumin eh. Pero kailangan talaga inumin mo para mawala yung mismong sakit na itong nararamdaman natin. So yun mga kalapan, so dito ko tatapusin yung vlog natin kasi pupunta muna ako ng market after nito para makapagluto ko sa bahay. And then, ayun, bali gawin natin ay papasok tayo mamayang hapon. Okay? Okay, sobrang sarap nung pakiramdam ko ngayon. Sobrang narelax ako. Okay, so yun. Kaya guys, kayo, kung halimbawa nakakaramdam kayo ng masama yung pakiramdam nyo, mga ganito, kailangan relax nyo rin sa sarili nyo, magpa-massage kayo, magpa-gamot kayo para maingatan nyo rin yung katawan nyo. Kasi guys, dito sa abroad, sobrang hirap ng situation natin. Kumbaga, trabaho tayo, trabaho, pero minsan yung kalusugan natin nalilimutan na natin. And then guys, iwasan nyo din yung mga bisyo, yung mga paninigarilyo, yung sobra sa pag-iinom. Yan guys, ay iwasan nyo na yan para maging good health tayo. Okay, so ayun mga kalopan, so dito natapusin yung vlog natin. Maraming salamat and God blessing nyo. Kaya hindi ko pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and please like, share and then mag-comment ka dyan sa baba. Ayun, God bless sa inyo lahat at welcome to the good life. Shesha. Bye.